Hi sweeties, this is Shell and welcome back to my channel. Okay guys, so for today's video, this would be a first impression review on the product of this one. So magnetic eyeliner eyelash suit, and I bought this on Shopee under Mangi Store. So I will leave the link on the description box and the price of this product. So this is for only 259 pesos, and with the magnetic lash na siya. So this is the first time that I will use a magnetic lash. So wala akong experience pa sa paggamit ng magnetic lash. So let's go ahead and do this. So please keep on watching to know more about this product. Okay, so this ko nakita yung naka-makeup na ako because I'm doing another film, which is another brand. But now, I will have this one as well to review this magnetic eyeliner eyelash suit. Okay, so let's go ahead and try this product. Guys, so ito yung laman niya. So, this includes the ang tawag dito, special tools. So, yung ginagamit sa pagkabit ng mga eyeliner. And, meron din siyang eyeliner, magnetic eyeliner fluid. And, meron ako 5 na different sizes ng magnetic eyelashes. So, I'm not sure kung different sizes siya, pero ayan siya guys, kinikita niyo siya. Ayan. First time kong gagamit nito guys. So, let's see kung maganda siya. Ayoko lang masyadong mahabang bilik mata. So, let's see kung mag-o. So, ito yung napili ko guys. So, ito kung nakita niyo. Ayan siya. Kung nakikita niyo ba? And subukan muna natin sa ating back hand. And ito yung kanyang liquid. So talaga yan, para lang rin siyang liquid eyeliner na black. Okay, so black na black siya. And let's see on the kakabit ko na siya guys. Ay, kulang ng haba pa. Wait lang, ayan. So, ito siya, guys. And, so, ano ka na siya? Inantay ko lang siyang matuyo. Ito siya, guys. So, let's see kung matatanggal ko siya. Matatanggal siya, no? Ayan, natatanggal siya. Natanggal siya kaagad. Pero, let's see kung, pero, what's good is, pag binalik mo ulit, balik agad siya. So, let's see kung paano siya sa ating pinik mata. And then, wear test din natin siya if may hangin. Okay. So now let's go ahead and coat. Patuyin lang natin ng konti and then lagay natin itong ating pilik mata. Ito na siya. Nakakabita siya sa mata ko. And, ayan siya, guys. Medyo hindi siya perfect. Hindi talaga marunong magkabit. Pero, ayan na siya. So, now, pwede marami magtanong kung paano pag malakas yung hangin, matatanggal ba siya? Since magnetic lang siya. Let's try. Siyempre, walang malakas hangin. Pero, gagamit tayo ng blower. And, let's see. Ito yung number one lang. Tingnan natin, guys, ha? Thank you.
Ngayon, pag malakaw, ipinit. Init sa mukha. Pero ayan siya, guys. So, ang init sa mukha. So, ayan siya. And then, let's see kung matatanggal natin siya kagad. Unless na lang talaga, walang pandikit. Doon lang siya matatanggal. So, yeah. Okay, guys. So, I'll have the siguro mga 2 to 3 hours and I'll be back for you to give my final review on this eyelash magnetic. Kung maganda sa. Hi guys! Hi sweetie! So, it's already 10 a.m. from the time that I shoot this look. At the same time, putting the magnetic eyeliner eyelashes on my eyelash. Okay, so let's go ahead and I'll give you my update on the review that I have on this one. First impression, wala siyang pinakaiba dun sa mga falsies talaga, no, na nabibili sa mga drugstore o sa mga beauty sections. And the difference lang is merong magnet siya talaga. Pros on this one is affordable. 250 pesos, meron ka ng 5 pairs ng eyelashes, magnetic eyelashes. Iba't ibang haba pa, iba't ibang design. The one that I got pala is, may numbering pala siya, number 1. I'm not sure kung meron pang number 2, number 3, or whatsoever on this one. Baka yung mga different sizes, different style nung kanilang mga eyelashes. So, number 1, affordability. Goods ako doon kasi 259. Magkano yung pares pag yung may mga tatak na sa magkano? 250? Isang piraso? Yung usage nung product, because yung magnetic is hindi lang siya pag tinanggal mo, itatapo mo na. Okay. At the same time, hindi siya tulad nung mga falsies na pag nilalagyan ng glue, kumakapal yung gilid nung pag when you're applying it. So, ayun yung one thing din. Siyempre, tapos yung mga falsies pa na may mga glue, kailangan ko patanggalin yun, linisin yun. Eh, eto, hindi na. For me, hindi siya mabigat sa mata. Even though may magnet na maliliit. What I thought kasi sa magnetic eyelashes is, para siyang, pag nilagay mo siya sa mata, mabigat siya. Ayun yung iniisip ko before. Kasi for me, it's something na magagamit ko siya kahit sa labas. Kasi ito, hindi nga halata to na naka-eyelashes ako. Pero, look at that, guys. Ayan. So, one thing pa na nagustuhan ko sa kanya, aside from hindi siya mabigat, fee siya sa pakiramdam ko. But, then again, it doesn't mean na comfortable ako. That would be the same thing with you guys. Kasi baka mamaya, meron kayang allergy. So, I would highly suggest patch test muna tayo. Ayoko lang siguro, hindi lang ako sanay sa ganito. So much better na kinakabit, kamay yung pinakakabit ko. And, ayun. So, ayan. So, cons nito sa akin. Ayan yung pros ko. Yung cons naman, ayan siya, guys. Ewan ko, siguro depende lang sa paglalagay. Pero, pag hindi masyado, kailangan yata tuyong-tuyo. Hindi mo naman, matuyuin mo na bago yung kabi. Kasi yung sa akin yan, may eyeliner siya pero hindi na siya dumidikit. Ayan. And, ayan siya. Ayan lang. So, ayan. So, kailangan mo medyo kapalan yung paglagay ng liquid, ng eyelash liquid para dumikit siya. So, sa mga nagmamadali, agahan yung paglalagay ng magnetic eyelashes kasi hindi yung pwede nung konting ihip mo lang, konting dikit ka agad siya, no. Yung mga ayaw ko naman dito,
sorry. Ano lang, siguro yung mga, ano siya guys, yung sizes ng pilikmata, kasi parang pare-pareho or design, ganun ang haba. Sana merong may maikli, merong mahaba, para ano, may pagpipilian, kasi lahat mahahaba eh. So, eh, hindi naman lagi, not all the time naman, mahabang pilikmata yung gusto natin, diba? So, sweeties, so, yun lang naman for today's video. Again, sana nagustuhan po ninyo. Be calm and always be gorgeous. Thank you for watching, sweeties. Have a nice day. Thank you. Bye!